classmates, sino mga nandito ngayon? Nako, mag-hello na tayo kay RJ Valencia na ang aga-aga, kay Mark Marifacio na nandito rin, si Advice, si Kiandro, si Ben Gray. Hello, Mark Gonzalez, kamusta ka dyan? Anong drink niyo tonight? Ako, right and like cucumber, yum! Teka, nagpakuha ako ng iced coffee kay Ron, because I'm fancy tonight. Kamusta? Uy, si Mega Firefly, of course, walang absent. Good Sunday evening, ayan na. May pa-screening na ang MWP, so di na talaga siya sa BBP. Oo nga eh, pero ewan ko, hanggang ngayon di pa rin kasi namamatay yung mga chismis na push pa rin daw talaga sila sa BBP. Ewan ko ah. Baka naman mag-isip ang BBP na kahit sa kanila, outside the Colombo sila na MWP. I'm not sure. Siguro marami lang talaga sa atin na nag-hope na medyo magpalit na ng management sa Miss World Philippines. Ayan. Hi, Elvis! Si Elvis Gerard. Ayan. Happy Sunday. Si Boots Felipe ay nandito rin. Hello. Nako, anong gig mo ngayon? Anong gig yan? Sino ba nandito? Tita, your best 5 intros. Hindi ko maalala yung ranking ko, pero definitely nilagay ko si VVV doon. Definitely nilagay ko si Atisa. Definitely nilagay ko si Stacy. Sino pa ba? I think Miss Pasig din ata nilagay ko. Gusto ko yung naging message niya. Pero hindi pa ako masyadong set sa list ko. Actually, nasa telepono ko. Kaya hindi ako makatoggle masyado. Pero at the top of my head, yun yung mga naisip kong ginalingan sa best in intro. Ayan. Hi, Ping! Magandang gabi! Hello, Mark, Alan! Ooh, present from Hollywood. Ano bang mga ganap sa Hollywood ngayon? Kakatapos lang ng Oscars. I'm still trying to catch up. Pero parang set na rin naman yung mga napanood ko na eh. So, again, kahit na Team Lily Gladstone ako, ramdam nyo naman yan. Ramdam na ramdam ko kung bakit naman nanalo si Emma Stone. I just saw the film recently, Poor Things. Gandang-ganda ako. Like, ramdam na ramdam ko kung bakit siya nanalo dun. Yun may mga ganap sa Hollywood ngayon. And then, I'm trying to also catch up on some shows. Galing-galing ni Marina Summer. So, tinatry ko siyang i-fit sa buhay ko. Sana wala nag-aaway kasi wala yung tatay niya dito. Wait lang. Hey, stop it. Medyo stressed nga pala ako ng very slight kasi na si Bowie namin eh, medyo may sakit ngayon. Kaya nakabantay kami ng gusto. Ayan. But yes, I'm trying to catch up on movies. I am also super hooked on this new version on FX, I think. It's a new series called Shogun. Ayan. Hi, Balefire. Kamusta ka dyan? Hi, Izzy. Ooh, speaking of, third minute, sana nanonood siya ngayon. I just wanna thank a few people. Over the week, may mga nagpadala dito ng mga lafang, ng mga stuff. Igi, nakuha ko na yung mga pabango na padala mo. Nandito na siya. Ang bango-bango ng rose. Yung isa medyo masculine, pero yung rose, ang bango-bango, maraming salamat. Nagpapasalamat din ako kay Raed, ating nilaban sa Mr. Supranational. Nagpadala naman dito ng mango float. Ang sarap-sarap din. So, ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Sino ba nandito? Hello, Brian. Hello, Balefire. Hello, Pageant Pixie. Hi, Marco Paulo. Kamusta ka dyan? And Lester, ayan, watching from Leyte. Oo nga pala, si Leyte pala. Si Leyte, nilagay ko siya sa listahan ko. Si Miss Universe Philippines Leyte. Ang aliwalas ng video niya. Parang gusto kong pumunta sa Leyte. Ganda, parang ang ganda ng dress niya. Ang ganda ng tanawin. Nandun kami sa mga tipong magandang tanawin. Kasi alam mo naman yung lifestyle namin dito lang sa loob ng bahay. Di naman talaga kami nalabas. Kaya ako gustong-gusto ko nakakakita ng action shots. Gustong-gusto ko ng mga nakakakita ng shots ng probinsya ng girls. Ayan. Okay, PB, ang daming hanash ng fans ni Miss Heart kay Queen P. Di pa ba sila natapos dyan? Parang feeling ko tapos na yung Fashion Week, hindi pa ba sila natapos? Well, Heart isn't going anywhere. She has forged relationships with these people. Pia, who penetrated, I don't know, that select group, is not going anywhere. So,
I don't know. I guess fans of both parties, they just have to deal with it kasi wa may elbow dito sa dalawang to. And wouldn't you rather na nandun silang dalawa kaysa na ibang lahi? Just, 'di ba? Hi, Ma'am Babalot! Kamusta ka dyan? Hindi ka team replay ngayon. Si JB Sarmiento at nandito rin. Si Jai De La Peña nandito na rin. D, buongiorno from Roma! Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Ilafang mo ko ng bonggang-bongga. Gusto ko yung idea ng Roman sandwich or whatever sandwich na nilalako nila dyan na ang daming meats, ang daming cheese, pero walang onions. Ayan. Hello, Clark, na nagpapa-attendance. Ayan. Hi, Asher. Kamusta ka dyan? Sana okay yung project mo. We'll present our community for our project this week. Wish me luck. Nako, sana may mga na tumulong sa'yo na mga classmates mo dito. So, going back to local pageantry, well, Miss Universe, wala naman tayo masyadong balita doon. Apart from si Osmel nga daw, na-absorb na rin ng Miss Universe organization. So the way I see it, ang dami nila doon na players. Parang hindi na siya shokot si Ante Anin yun na ma-elbow-elbow ng mga Latinong pinagpapapasok niya doon. Pero parang feeling ko hindi na rin naman talaga siya talaga calling the shots na eh. So Osmel is there. I think that's also one of the things na kailangan natin i-consider. I mean, alam naman natin yung taste level niya. Alam naman natin yung mga gusto niyang ipasok ng mga tipo ng kandidata. So yeah, I guess we have to be very smart with our selection process as well. Dito naman sa local pageantry, mukhang smooth sailing naman. In fairness, itong Miss Universe Philippines edition na to, walang balita, walang drama masyado. Of course, may mga awayan ng mga fans pa rin, pero hindi nakatulad noon, yung mga walang permit, yung mga pinapunta dito, pinapunta dyan. So, very, kalmado lang tayo ngayon sa Miss Universe Philippines. Even yung paglabas nila ng mga materials, hindi rin masyadong overwhelming para sa atin. So, recently, naglabas sila ng introduction video. So, alam naman natin na sariling sikap ng mga girls yun. So, doon tayo nagkasukatan. So, for those of you who are really asking, yun nga, for me, nag-shine din dun si Alexi Brooks. Palagi kasi tinatanong sa akin si Alexi Brooks. So, nag-shine siya for me doon kasi speaking activity yun eh. So, yun talaga yung alas ni Alexi eh. More than all the hype, yun talaga yung alam kong magaling siya. So, inaantay ko pa yung ibang mga lalabas. May mga nilalabas sila ng mga BTS ngayon, parang very sexy, very dark, parang very Matrix yung dating. So, inaantay ko yan. And then, of course, one of the activities na talagang inaantay ko sa Miss Universe Philippines is, eto na nga, yung pasarela video nila. Kasi, of course, sukatan din tayo dyan. Okay, where is Kate Middleton? OMG, Jay. Nako, ako lang bang, hindi, mukhang hindi. Invested din naman ako dun. Invested din ako doon. Pero parang ano ba, itigil na natin ng Kate Middleton. She's like Princess Kate now. Ayan. Nasa na nga ba siya? Parang ang unusual din, no? Pero kung totoo man yung rumors na medyo welga siya dahil may mga affair-affair. Ay nako, girl, take your time. Ayan. Yes, friends, Phoenix, si Marina ay nakaka-third badge na. Talagang feeling ko siya yung panalo dyan. Parang di naman nila i-hype yung series na yun kung hindi malayo yung narating niya. So sana talaga siya yung panalo dyan kasi kitang-kita mo yung effort ni girl. Hello, The Private Life of Blue. Present po, silent fan no more. Very good. Welcome. Anong meron? Ah, right and light din palang meron ako ngayon. Ay, hindi. Kape-kape. Ano bang ininom ko? Nag-anap ako na medyo mas mura ng very slight. Parang bisyo kasi pag bumili ako ng mga bote-bote tsaka can ng Starbucks eh. So, nag-try naman ako coffee bean naman ngayon. So, tingnan natin kung coffee gigising. Bean? Coffee bean. Akala ko nga Starbucks eh. Coffee bean. Ayun. Kaya pa rin. Wax naman! Ayaw daw niya ko sa iba na yung lasa. Word! Ang fancy! Starbucks yun, kaya matamis. Yun pala eh. Coffee bean nga to. Mm!
Happy St. Patrick's Day nga pala sa mga nanonood ngayon na nag-celebrate ng St. Patrick's Day. Ayan. Okay, Slapdash. Hi, Tita. Excited for your Oscars gown review. Oo nga pala, inaayos ko na rin pala yon. Actually, medyo underwhelmed ako sa Oscars ngayon. So, nag-focus ako sa jewelry kasi hindi underwhelming ang jewelry ngayon. Sabi ni Slapdash, sad for Lily Gladstone, but Emma Stone deserved Best Actress after watching Poor Things. Very happy for The Boy and the Heron. Meron na akong way manood ng The Boy and the Heron. Naghahanap lang ako ng time. Ayan. Hello, Milk Tita. Kamusta ka dyan? Tita, last week na nampasahan ng BBP application. May bubulaga kaya this week? Inaantay ko nga eh. Parang naririnig ko pa babalik daw si Diana Mackey. Narinig ko. Hindi lang ako sure kung babalik siya for Binibini or babalik siya sa ibang franchise. Kasi medyo nagpapakalabit na rin kami. Sino bang mga lalaban sa Binibini? Wala talaga akong idea at all. Pero yun nga, medyo narinig ko na si Diana Mackey parang babalik yata. Hello, Love Nimrod. Kamusta ka dyan? Hi, Bren. Hi, Michael Florendo. Tita, ba't yung BBP, yung feels pa rin nila lumang-luma? Hindi ba nila kayang palitan yung program nila into a modern pageant? Well, sabi naman ng BBP, gumagawa naman din sila ng mga ways. Sa ngayon, hindi natin masabi kasi technically wala pa naman silang mga release. Di naman natin alam kung medyo nakakatch up na sila sa tipong paandar. But I do know that they're very vocal in really planning the 60th edition and they've been very quiet about this. So I think mukhang may mararating naman tayo in terms of like modernization sa Binibini Pilipinas. And yesterday, I had a little bit of a lunch activity with Stacey Gabriel and her mom, and it was actually my first time na hindi lang dumaan ng Gateway 2 pero magstay sa Gateway 2. Ang bongga ng Gateway 2, ang daming restaurant, ang daming pera ng mga tao kasi maraming pumapasok at kumakain sa restaurant, pero ang ganda ng pagkakagawa ng building na yun or ng wing na yun. So, sana talaga magkaroon pa ng maraming activity sa Araneta kasi ang ganda-ganda ng Araneta ngayon. Talagang ang ganda i-showcase, ang ganda rin ikot-ikutan ng mga girls. So, sana, nandun ako, Michael Florendo, sana talaga mag-level up at mag-modernize. Ben Gray naman, anong chika kay Kate Middleton? Chika, punta ka kasi sa mga TikTok muna. Punta ka kasi sa mga Instagram video. Meron kasi nagsasummarize nun. Apparently, December pa yung last sighting niya. Ayan. Hello, Kaleido Star. Na-try niya na po ba yung copy ko, Lucky Day? Medyo tinitigil-tigilan ko yung copy ko. Although, nung nagtatrabaho pa ako noon, ano ba yun? Yung may degree, 78 degrees ba yun? Para talagang gising na gising ka. Gusto ko naman kasi ngayon yung kape-kape na medyo swabe ng side. Yung copy ko kasi parang feeling mo, basag na basag ka dun eh. OMG, pag-usapan natin to, saglit nga lang, ano pang use ng platform natin at 905 na nanonood ngayon kung hindi natin papag-usapan to because this happened within the week. So, Robert G., good evening. Greetings from the province of Chocolate Hills na trending ngayon. Bohol! Ayan. Bohol, palagay ko yung mga pageant girls ngayon, marami talaga mapipick up dito sa conversation na nangyari sa Bohol. Like, ang funny nila, pointing fingers, nakakatawa lang talaga kasi hindi pa natin mahuhuli yon kung hindi si Kuya enthusiastic na nag-vlog about dito sa resort sa gitna ng mga Chocolate Hills, nakakaloka. Buti sana kung yung pagkakayari ng resort nila eh mala Ghibli Park. Eh hindi eh. So, sana hindi lang inquiry yung gawin ng gobyerno ngayon. Total na identify na naman nila kung sino-sino yung mga saling kit-kit dyan. Sana makagawa na talaga sila ng like drastic measures to protect these places. Kasi para kay pa ang pinaglalaban ni Pauline Amelinx kung yung Bohol din naman, eh, sila rin naman yung gagawa ng mga rason na ikakapahiya nila sa international community. So sana talagang magkaroon ng mas may pangil kasi ang nangyari dyan sa totoo lang, abutan lang yan ng pera-pera. Talagang malaki rin talagang hawak ng pera-pera.
Okay. Sige, magbabasa pa ako ng mga nandito. Sabi ulit ni Michael Forendo, tita, sabi ni RG Ignacio, nag-shine daw si Chris Hansen sa Gel Life event. Siya daw ang glow kahit nandun lahat ng girls. In fairness, unang-unang pumayat ng husto si Chris Hansen na ibalik niya yung glow na hinahanap natin sa kanya. And from that event, from that Hello Glow event, nakita kasi talaga natin yung Chris Hansen na in fighting form. You know, us not being polite about it because, you know, we've known Chris Hansen, good relationships tayo, she's a really nice girl, very able, pero at least now, pwede natin sabihin na talagang kaya niyang bumalik at bumangga. She's in fighting form, laki ng pinayat din niya, laki ng glow niya, and hindi lang siya yung nagsabi niyan, may mga nag-send sa amin ng DMs na mga nag-attend ng event saying na para talaga siyang artistahin doon. And you have to understand, of course, she was with 50 other plus beautiful women there. So para sabihin ng mga nanonood doon na para siya yung pinaka-artista doon, siguro nag-glow talaga siya doon sa event na yun. Asher, tita, alala ko yung sabi, ako ko yung sabing pa-sustainable development goals Q&A nung MI dahil yun ang topic na, namin these days. MU when? Ay, hindi ko alam. Pero inaano naman din namin yan. Like, ngayon medyo naka-focus kami yan sa Q&A. Parang importante ngayon na alam ng mga pageant girls or may idea sila sa sustainable development goals. Medyo umiikot-ikot siya sa pageantry ngayon. Okay. Elimimitch. Sabi naman ni Elimimitch, for the benefit of those na wala naman masyadong idea sa nangyayari kay Princess Catherine. Princess Catherine is recovering po. Nag-issue na sila prior that she will come back after Easter. I hope the media will leave her alone. She doesn't deserve the backlash. Talaga ba may backlash? Interesado lang talaga ako. Oh, ayun na. So, ayun nga. Sa pagkakaintindi ko, Siyempre, nag-focus ako sa affair. Hindi ako nag-focus dun sa idea na inoperahan nga pala siya. So, yun nga, December pa yung huling sighting niya. And then, nagkasabay sila ng parang sakit or announcement ni King Charles na may cancer. So, siya rin nagkasakit nung around the same week. So, parang inaantay yung appearance niya na parang humingi sila ng time kasi nagre-recover pa siya, pero parang siguro naiinip na yung mga tao, medyo ang tagal na. And then nag-Mother's Day dun sa kanila, nag-release ng photos, and then of course everybody got into like this sleuthing activity and started figuring out that the photos or that the photo was heavily manipulated. In fact, ngayon, pag nakikita mo daw yung photo, I don't know if it's in Twitter or elsewhere, meron ang nakalagay na parang warning sign doon saying na the photo was like manipulated, something to this effect. Now, I know na parang, kasi nakababad ako sa chismis, I know na kaya lumalabas yung mga balita na parang may affair daw si Prince William is because inip na yung mga paparazzi, inip na yung mga tao sa kakakuha ng update. So parang may isang paparazzi yata, Spanish media yata, na parang nagsabi, ilalabas namin yung information on a certain lady, someone, na parang ka-affair daw ni Prince William kung hindi nyo kami bibigyan ng information on where's Kate. So kaya lumaki siya ng ganito. So nag-aantay pa rin naman tayo. Okay, diba? Hi, Binley. Kamusta ka dyan? Happy Sunday. Anong masasabi mo sa pagkaka-appoint ni Mama Osmel as a new MU executive? Should we send a Trump-era type of candidate that suits his beauty standard? I mean, it's nice to consider, but even if Osmel will be there, doesn't necessarily mean he's gonna like suddenly gonna call the shots. I mean, territorial pa rin ang ante-an ninyo. Pero kung medyo pareho sila ng wavelength, and kung totoo yung sinasabi na ang may hawak ng desisyon kung susunod sa mga rules na ni-roll out ng Miss Universe is yung National Director. National Director mag-i-impose kung bahala sila kung inclusive sa age o kaya sa height or sa weight.
mas malaki ngayon yung role ng national director, pero in terms of like power, ayoko naman sabihin na kailangan sumunod lang tayo sa hinahanap ni Osmel. Malayo-layo na rin ang narating natin lahat sa pageantry. Like even Osmel has sent like girls na lihis doon sa mga pinaglalaban niya or yung ideals niya sa pageantry. So ako, it's nice to consider, pero wag yun yung maging basihan natin dun sa susunod na magre-represent ng Pilipinas. Feeling ko dapat kung sino pa rin yung magaling dito sa atin. Hi, Roderick Toledo! Maraming salamat! Good morning sa iyo dyan! Ayan. Hi, Keming B. Tita, sinong bet mong mag-Miss World Philippines this year? Mukhang hindi sila lilipat sa BBP at may sarili silang pa-franchise sa local franchises. Keming B, parang hindi talaga magandang pakinggan, pero wala talaga akong pake masyado sa Miss World Philippines ngayon. Hindi ko talaga alam. Like, nag-try din naman ako, pero wala talaga akong... Wala akong naisip na ikaka-benefit nila. Does this make sense? Hindi nga ako masyadong umeffort nung kay Gwen, pero parang feeling ko sobrang exhausted ako doon. Wala akong naisip masyado for Miss World Philippines. Kasi, let's face it, yung mga nagme-Miss World Philippines ngayon, parang galing na rin sila sa ibang mga competitions eh. Tapos, lilipat sa Miss World Philippines. Wala akong nakikita ngayon na parang emerging, na parang agad-agad ang unang pageant niya, Miss World Philippines. Like, at most, makakaramdam ako ng mga pwedeng mag-step down and then try their luck at Miss World Philippines. So, siguro, if they're gonna push for this, I mean, Tatiana, if Tatiana is not eyeing Miss Universe Philippines, Tatiana Austria, she can definitely go and give it a try at Miss World Philippines. Anyway, doon din naman siya medyo sanay na. Pero wala talaga akong masyadong maisip ngayon. Poor yung performance natin sa Miss World Philippines. And this is not just attributed to Gwen. It really has something to do with kulang din kasi yung balik sa atin from the organization. Parang hindi rin sila kumilos para ma-elevate din nila yung Miss World sa atin. Parang hinayaan lang nilang lumilipas ang Miss World. Wala rin ako masyado naisip. Hello! El Tocuyo, kamusta ka dyan? Good evening! Pa-check ng attendance. Di ako team replay ngayon. Back from hiking sa Mount Yushan in Taiwan. Ako, ayoko ng hiking. Hahapuin ako. Mapapagod ako. Tapos magsusungit lang ako. Kaya, go for it. Pabuti safe ka dyan. Hello, Ken Liam. Tita, what tips and advice can you give to aspiring beauty queens? Definitely, lagyan ng laman ang utak. Wag lang basta styling pegs. Wag lang basta Pinterest pegs. Wag lang basta aesthetic. Kung talagang gusto mong mag-pageantry ngayon dahil kini-question tayo dito sa pageantry, make sure na lalaban ka ng buo yung loob mo at saka buo yung utak mo para mag-absorb ng maraming information. Kasi yun ang gusto natin. Very conversant. Hello, Junie! Kamusta ka dyan? Tita, attending from Puerto Princesa. Since you have been watching Drag Race UK versus the world, what do you think or your impression of RuPaul's Drag Race compared from before? Wala akong masyadong comparison, Junie, kasi even before, patak-patak din yung mga napapanood ko na Drag Race. I was really more into Asia's or America's Next Top Model. So, nakakapanood lang ako ng Drag Race kapag, let's say, nag-sleepover ako dun sa pamangkin ko, and then we would watch like a few episodes. Wala naman akong nakikitang difference. So I would say siguro yung setup, siguro mas technical na ngayon. Pero I'm so sorry, Junie, wala akong masyadong input dito kasi casual watcher lang talaga ako. Hello, Jay Billiones. On standby daw yung BBC kasi anytime announcement daw ng royal family. Ano kaya yun? Eto na naman tayo dito sa palive natin eh. Tayo nakakuha ng first dibs eh. Talaga ba? Shucks. Ano tingin nyo? Divorce na ba? Chos, ewan ko.
Anyway, Keming BT, ta sinong bet mo? Ay, hindi, naano ko na pala to, Beb. Sabi ni Michael ulit, tita, ba't mas maraming caliber girls sa MUPH kesa sa BBP? Kahit last year, mas maraming caliber girls ang MUPH kesa sa BBP. Parang obvious naman, di ba? Nandun ang Miss Universe Philippines, nakakaloka naman to. Hello, Jean Joshua, Zine Joshua. Ang ganda ni Victoria, na-appreciate ni Queen P ang kanyang runway skills dun sa naka-plak sila na OOTD. So, antayin natin yan kung anong mga magiging activities or anong magiging mga ilalabas nila na video for that. Sabi ni PBB, tita, lumalakas sa akin si VVV, grabbing hard work sa pasarela niya. Your thoughts sa kanya and sinong frontrunners mo? Alam mo, sa totoo lang, lumalakas din talaga siya. Steady lang siya. If I may share, nag-reach out sa amin si VVV very recently. Medyo mahaba yung message niya. And then, hindi ko masyadong ma-recall if she was apologizing or she was really explaining herself. Kasi apparently, kasama rin kami dun sa isa sa mga accounts na na-unfollow niya. So, she was telling us at Titas of Pageantry na yung mga na-advise sa kanya noon, dala-dala naman niya ngayon. So, ako parang nag-reassure lang ako na ilaban niya lang. So, parang feeling ko, she felt the need to also message us. She also felt the need to like let it out. Parang some things were like unspoken. Although alam ko naman din talaga na maraming mga admins ang tumira sa kanya kasi nga nag-unfollow siya. Kami noon, minention namin na na-unfollow kami. Pero kami kasi ni Tita B, naintindihan kasi namin yung idea ng unfollowing eh. Kasi may mga nagiging kaibigan din kami na sobrang masama ang loob sa beauty pageantry. Mas gusto na nila na mag-unfollow muna or huwag munang makakita ng materials on pageantry. Kaya naintindihan ko yung sentiment. So it wasn't a big deal for us. But yeah, VVV felt the need to really let it out para like to clear the air. So ngayon, laban talaga siya. Feeling ko parang natanggalan siya ng tinik. Yung mga nakausap niya, yung mga naka-reach out niya dun sa mga naging actions niya before, siguro inuumpisahan niya ng plansyahin ngayon. And it shows, parang ang ganda ng relationship niya ngayon, laban lang siya, steady lang siya. Ayan. Okay, babasa pa ako ng mga nandito. Dexter, sorry na Meyer. She's so stunning, sana mag-MWP. Sa mga interesadong mag-MWP, guys, siguro really as early as now, you have to think of legit advocacies. Hindi lang basta nag-partner sa isang organization and then carried out like the tasks or the charity work and like social causes of the organization, siguro it might be good to look into yourself and maybe establish something na sa'yo mismo galing, na ikaw mismo yung nagtrabaho. And let's say, ito nga si Dexter who's really pushing for Rina Meyer. If we have girls katulad ni Rina Meyer as early as now, galaw-galaw na talaga para makapondo ka na dun sa advocacy mo. Kasi BWAP na yan. Kung tutuusin, medyo pareho yung BWAP ni Czech Republic at saka ni Gwen eh. Ang naging difference lang talaga is parang Gwen absorb yung mga task ng Erda and then the other one really established something on her own. Siya mismo yung gumagawa, siya mismo yung parang nagpaplano. So, yan lang naman na nakita kong diferensya ngayon sa mga gustong sumari lang Miss World Philippines. Hello stranger. Hi tita, bet ko yung intro video ni Kirino. Nakakatuwa yung I love food. Talaga ba? Parang okay lang. Kasi gusto ko syempre balanse naman, ibalanse mo naman yung like face value and aesthetics dun. Ang gusto ko na medyo out of the box, katulad niyan, si Toledo. Gusto ko yung idea na naikwento niya, nag-cosmetology siya nung una, pangalawa, eto na siya, nagpa-plumbing na siya. Yun yung mga tumatatak sa akin eh. Gusto ko rin si Kananga. Nakakatuwa kasi ang amo ng mukha niya, tapos yung
narrative pala niya, parang mystica daw. Sabi ko, no, mystica pinagsasabi nito. Literal, nag-split siya, nakakatuwa. So, may mga nadidiscover tayo ng mga like hidden gems. Even Sydney, ang clear-clear ng message niya. She was in blue. It was just so simple. Pero ang klaro ng message niya, ang klaro ng gusto niyang sabihin doon. Nako, Mega Firefly, huwag kang ganyan. May utang ako sa inyo na isang episode. Ni number one ko yan si Alexandra. I agree with you. Biglang lakas si Alexandra May Rosales. Ka-level niya si Atisa, VVV, at Christy. I agree. Gusto ko talaga siyang iakyat ngayon. One of these days, pag-uusapan ko pa talaga siya ng tututukan ko. Kasi nag-level up talaga siya in fairness. Le Garcon, kamusta? Tita, nakahabol ako. Tita, share ko lang yung nanalong mutya ng Davao. Medyo hawig mo. Ah, talaga ba? Silipin ko nga. PDGF, watch ka ng Anatomy of a Fall sa Gateway. Ayoko na manood ng sine, guys. Di ko rin siya mapapanood ng clear. Pero, aware ako sa Anatomy of a Fall, ang cute nun dog. Oscar winner for original screenplay and deserve. Galing kahit super talkies, pero ang ganda ng dialogue. May ganyang thing din ako sa movies. Palagay ko, ito yung mga tipo ng movies na papanoorin ko on my own. Di ko na isasama si Papa Ron dyan. Okay. Hi Phoebe, watching from Japan. Hello. Ano pong beef ni Sashes kay Queen P? Hindi ko na rin alam. Hindi ko na rin alam kung anong pinaghuhugutan niya. Noong unang panahon naintindihan ko pa, ngayon hindi ko na rin naintindihan kung ano pang hugot natin. Well, siguro ano lang. Siguro fan lang siya ni Heart. Jason, ano ba? Your thoughts on Tara of Baguio. Lumalaban pa naman din si Tara, pero sana mag-focus si Tara talaga sa mga importanteng parte ng ano niya, ng competition, like Q&A and speaking talaga. Kasi yung aesthetic, parang gets na nila yun eh. Hi Gail! Kamusta ka dyan? Nakahabol! Happy St. Patrick's Day! Habang nanonood ng Thanksgiving sa Netflix. Dahil nakakaloka ang movie. Uy, wait lang! Ito ba yung bagong movie? Ay, hindi. May bagong movie si Lindsay Lohan. Please let me know if it's worth watching. I mean, gusto ko rin naman manood ng mga medyo light lang ngayon, pero willing ako manood dun. Anyway, watch ka din, tita. Excited ako about Binibining Pilipinas. Lapit ng deadline of application. Feeling ko maraming nag-apply virtually. Wala akong mararamdaman eh. Yes, I agree with you, Gerald. Tita Alexandra Rosales na may resemblance kay Teresa Licaros. I agree. Si Rose Petos. Oo nga, si Michael Florendo. Manahimik ka daw akala. Nakakalimutan ko. Nababasa ko si Michael Florendo. Minsan kasi okay naman yung mga questions niya. Eh minsan mabilis ko lang na nababasa. Hindi ko nare-realize na. nga M na lang pala. Okay. Tita, sino top 7 mo sa MU page? Top 7 talaga. Eba, ewan ko. Hindi ko masyado maalala. Okay. Tita, black is not your color. Ikaso lang yun yung mga damit ko eh. When you wear vibrant colors, you look more gorgeous and charming. Yeah, I know. That's why I wear a lot of colors kapag nandito ako sa screen. Kaso lang, laundry day. Namili ako ng mga bagong clothes, pero laundry day. So, we're back. We're back to black. Ayan. Pero yes, I feel you. Yun din sabi ng nanay ko. Nung nagputi ako, sabi niya, lay, parang aliwalas mo. Award! Ayan. Okay. Sino pa ba? Wow, ay, baka naman nagpapahinga si Kate kasi parang sobrang feeling niya, baka sobrang malaking challenge yung pagiging queen. Wait lang. Ang sabi ni Jaden, hi tita, feeling ko yung announcement is yung rumored abdication ni King Charles due to his illness. OMG, like large undertaking for the royal family. Invested nga ako, sabi sa inyo. Bubbles B, Alexis intro video has international caliber and nakakatayo ng balahibo, no, na maramdaman mo na ito talaga yung pinaglalaban niya. Athlete talaga siya. She carried the Philippines. Parang, yeah, I feel you.
I'm a bit tentative about Atisa's intro video. Bet ko yung kay Stacy. Actually, si Stacy yung number one ko sa intro video. I agree with Atisa. Pero okay lang naman. Light lang. Light lang din. Cute and light lang. So, I think it's a really good contrast kasi yung mga pinapakita ni Atisa ngayon, very fierce, very sexy. So, medyo ginawa nilang medyo playful para medyo balance naman. I really like the video treatment. It's dreamy, it's hazy, parang may filter. Pero yes, meron naman akong mga naisip na parang mas mataas-taas pa yung ranking. Pero Atisa is in my top 5 kung irarank yung introduction videos. Sino pa ba? Winner! Cute. Oh, John Lloyd. Ang cute nun. Winner. Cute lang. Sino pa ba? Okay. Wait lang, guys. Okay, wait lang. Ali AM, Tita, have you watched Kathleen Payton's new video about not joining MUPH? Actually, I was getting ready. I was putting on my makeup and then I chanced upon her video. Hindi ko naman napanood ng buo, pero napanood ko kung bakit siya lumipat doon, sinong kasama niya. medyo na, yun nga, yung idea na na-touch na kung bakit wala pa siya dito. Ayan. Hi, JUP! Kamusta ka dyan? Hi, Tita! Currently, Atisa is still my best fit. VVV and Stacy as alternative. V needs to outshine the stage presence of A, while S can easily snatch the crown. Ooh, but that's very interesting. Why aren't you dropping Christy McGarry's name? Tita, hindi ka na ba part ng team ni Miss Baguio? Jay, Miss Baguio has 4 sessions with me. Technically, hindi naman talaga ako part ng team. She has a number of trainers. I'm also one of her Q&A trainers, but I only have 4 sessions with her. She's used up 3 sessions pa lang naman. So technically, may isa pa siyang natitira. But after this, hanggang doon lang yung involvement ko sa Team Baguio. Ayan. Oh, hello! Ali AAM! Love from Cotabato City! Nako, na-miss ko na rin Cotabato. Kamusta na ba dyan? Ayan. Okay, sino pa ba mga nandito? I just want to say hello to the 1,423 who are here right now. Happy Sunday sa inyong lahat. Palike naman ang video. Okay. Sabi ni Binley, Tita, anong expectations mo kay Shaynice Palacio sa Asian tour niya? Specifically dito sa Mayo to attend the MUPH 2024 finals. Nako, since May yun, sana magkaroon siya ng involvement, sana magkaroon ng mga activities for her na parang very May Festival, very Flores de Mayo. Sana magkaroon ng maraming mas glam. Sana makabawi si Shaynice ng like glam events dito naman sa Asia. Uy, I wanna say hello also to Jolan Fernandez. Kamusta ka dyan? Pinoy fans eagerly watch our candidate in the Miss Universe. If she loses, we flood social media with complaints for days or months. Then, rinse and repeat yearly. Ayan. Kaya nga kailangan pa rin, hindi natin babaan ang standards natin just because may mga osmel, just because sa Mexico, di ba? Bakit
balikan ko lang ha. Mike Marco Paolo, tita, mag-update ka na lang sa progress ng business ni Papa Ron. Waiting kami sa pusa ko na si Kenzo and Hermes. Uy, Marco Paolo, kaka-update ko lang ng pricing list natin. I just want to also put it out there na the business of Papa Ron, may customer na kami. Super VIP ng customer namin. Ipapaalam ko sa inyo kapag tapos na. Actually, dapat by today, tapos na yun. Marco Paolo, please go ahead and check out Bowie's Woodwork. Nandun yung mga information. If you want to order, the first 10 clients will be free of charge sa delivery as long as within Metro Manila lang tayo. Ayan. Hi, I wanna say hello also to Holy Jason D. Tita, magandang gabi. BBB Pasarela BTS Clips ang bongga. Palaban na talaga. Laguna, Kabanatuan, and UK gaining momentum. Ang ganda nung Kabanatuan, ha? Dalagang-dalaga talaga siya. UK, I think you will be happy. UK, I am arranging like a conversation, an interview with Miss Universe Philippines UK and Hawaii as well. Ayan. Tita, sinong dark horses for you? Na-mention na kanina si Alexandra, nag-umaariba ngayon, and honestly, medyo sabong ngayon si Chris Hansen tsaka si VVV, medyo paakyat sila ngayon. Ha? Any thoughts on Osmel joining MUO? Wala naman. Parang feeling ko si Anne ngayon is putting together her dream team. I hope it works. I mean, Osmel has been there for quite some time and I'm sure he wants another platform to call the shots. Why not? Hello, Dot! Kamusta ka dyan? Tita, I made my Canadian boyfriend watch MUPH candidate intros. Pinakanagandahan siya kay Christy! Hi from Canada. Si Christy yung may pinaka-confident sa akin na introduction video. Like siguro sa sobrang tagal na rin niya na nag-host, parang ganun ka-seamless yung delivery niya dun sa introduction video niya. Milk Tita, tambay ka ba sa Araneta on the last day of submission? Siguro hindi. Ayoko nang mainit. Ayoko! Mag-aantay na lang ako dito. Magpo-post na lang ako. Medyo tinitigil-tigil lang ko na yung mga activities ko sa labas. Yung mga tipong matutumba ako, tapos magtatawag ng ambulansya, tapos mahahassle yung mga tao. Gusto ko hindi mahassle ang mga tao sa kawalan ng presence ko. Ayan. Mambabalot! 73 questions! Award! Okay. If you could live in another planet, where would it be and why? I honestly never harbored any interest in living in another planet. I was always Team Philippines, Team Earth, Team World, Team Gaia. So ayoko, dito lang. Heal the world, make it a better place. Ayan. Uy, maganda ang damsel. Eto na nga, palagay ko pagkatapos nito at palagay ko pagkatapos mga arpintero ni Papa Ron. Ipupush ko naman, od na kami ng damsel. Kasi ito si Papa Ron, gustong-gusto ng bonding. His words, not mine. He likes the idea na mag-bonding daw kami. Diyos me, akala mo naman hindi kami nakatira at nagtatrabaho sa iisang lugar. So magbabonding kami. Okay. Sino ang top 5 mo for now? Well, definitely ilalagay ko dyan si Atisa, ilalagay ko dyan si Stacy, ilalagay ko si Christy McGarry, and then my 2 could be anyone, could be Chris Hansen, could be Miss Pasig. I really like Miss Bulacan. She is Chelsea Manalo. It could be Miss Baguio, it could be Iloilo. Pero ang solid sa akin na alam kong jusok na jusok dyan, at least yung tatlong mabigat-bigat ang pangalan, si Stacy, si Atisa, and of course, si Chris McGarry. Ayan. Hindi cuddle. Wala naman kaming cuddle time ni Papa Ron. Meron. Ang dami naming cuddle time. Marami kaming cats. Sabi ko nga may sakit si Bowie ngayon. Pero gusto namin ang tanawin. Ayan. Okay. I Heart Pinoy Channel. Kamusta ka na? Hi, Tita. Good day. Medyo overthinking lang. Paano kaya if Angelica Lopez will be asked to compete in 2025 or 2026
kapangyarihan ang makokoronahan sa BBP this year. Do you think this is possible? I think that anything is possible naman. However, I do feel that it will be unfair for her. Kaya rin naman na move yung pagko-compete ni Angelica was because they made room for Hannah Arnold to compete. They could have easily replaced Hannah Arnold with Angelica, but Angelica, I remember, agreed to it also because she wanted to finish her studies, wanted to complete her course. So nag-work sa kanya na ngayon pa lang siya magko-compete. So as for like moving, palagay ko the Araneta's and BBP would rather crown someone willing to wait than allow the girl na kinoronahan ngayon to push it further to 2025 or 2026. Ayan. Hi, the fourth floor. Hi, Tita. Who are your top 5 MUPH frontrunners after all the challenges? Kisses to Chantal and the kittens. Nakakainis to si Chantal na pag-iwanan na kasi hindi siya marunong kumain. Parang ano, miyak pa rin siya. Hindi pa rin siya marunong kumain ng baby food. Anyway, na-mention ko na medyo easy ang top 5. Lalo na sa mga pinapakita ngayon. Sa totoo lang, pinaka-consistent sa kanila ngayon, si Atisa Manalo. Yung rebrand ni Atisa Manalo, nag-work siya ngayon na. Akala ko hindi mag-work eh, kasi parang porcelain doll, ang puti. Pero yung sexier, fiercer version niya ngayon, medyo controlled niya ha. At kaya niyang maging cheeky, kaya niyang maging maharot. Na hindi awkward yung dating. So, oh, bless you. Parang kudos din talaga sa team niya. I don't know how they did that. Like, even I was skeptical at first. Like, how they were going to go for the rebranding. But it's working. Like, I find myself waiting for yung mga paandar na mga videos ni Atisa at events na naumiikot-ikot, na nagtutwirl-twirl. So, medyo, ano siya, tumatatak siya sa atin lahat, ha. Next na consistent sa akin, si Stacy Gabriel. Stacy Gabriel kasi, for me, total package kasi talaga siya. And the personality, grabe, hanggang ngayon, oozing. Com skills, hindi to sa galing sa English, eh. At alam ni Stacy to, nag-usap kami nito kahapon. Sabi ko sa kanya, nakalusot siya ng gusto ng Q&A niya sa Binibining Pilipinas kasi sobrang nasindak kami ng English-English. Pero kung hihimayin natin yung Q&A niya, kulang siya doon. Noong una, ayaw pa niya tanggapin eh. Ba daw kulang? Parang hindi. Girl, tanggapin mo, kulang ka doon. So, medyo nagkulang siya sa Q&A noon. Pero ngayon, naintindihan niya na parang hindi pwedeng mag-assume ang isang kandidata na naiintindihan ng audience niya yung sasabihin niya by saying, okay na yun. Kailangan i-articulate niya lahat. Anyway, like little things na napag-usapan namin, but in terms of funding and paandar and like the mindset, Stacy is there. Christy McGarry naman, for me, is also someone na kabulag tingnan kasi ang laking tao, ang tangkad. Yun nga lang, napag-usapan na natin to. Kailangan talaga mag-level up si Christy McGarry na medyo itaas niya yung sarili niya para hindi tayo confused. Kasi right now, we're seeing her, she's cruising along, para hindi tayo confused na modeling gig niya to, na nagko-compete siya actually. Sabi ni Eman Busa, Tita Fernita, Gig City, may hulmahan sila. Tall, morena beauties, pero lacks Pinoy charisma from Katrina D to Katrina L, now Christy. I get you. Ngayon ko nare-realize na oo nga, I actually get you. So, this is the challenge talaga sa mga girls na lumaki sa ibang bansa. Kahit na sabihin mo, yeah, it's okay, hahanapan ka talaga ng resibo ng mga Filipino pageant fans na mahanapan ka ng connection talaga sa Pilipinas. And it's really not enough na ilang taon kang nagsistay dito. So, ito yung mga challenges sa mga girls na to. Na para, how do you convince your public, your pageant fans, that you're rooted in being Filipino? Sino pa ba?
Atisa is pasok sa hulma ni Osmel, sabi ni Friedrich. Tsaka nakakasindak si Atisa kada kunwari nakikita mo yung mga videos niya na lumalabas sa elevator, lumarampas sa mga corridor. Kasi nakikita mo yung focus sa mukha talaga. Bulag ganda talaga yung mukha nun eh. Diba? Tita, who do you think ang mag-rival sa iconic pasarela video ni Steffi? OMG! Ang hirap nun eh. Alam mo, like, parang minsan na-recall ko. I had like a difficult motorcycle ride recently. Parang ang nipis ng motorcycle, ang init, ang layo ng binahe ko. Tapos, nag-arch yung back ko ngayon kasi nare-recall ko. Pero automatic yung katawan ko na nag-move. Kasi parang nararamdaman ko yung sakit sa likod ko kapag walang harang sa likod yung motor ko. So, naalala ko lang na difficult motorcycle ride. So, I kind of recalled yung like the best motorcycle ride that I ever had was yung naglumarga ko dun sa CC Next. And ang grand ng CC Next. So I was just thinking, ako nga naka-motor eh. Si Steffi no, naglalakad-lakad pa sa CC Lex. Tapos hindi pa ayos yung mga harang sa gilid. Parang sobrang wow, no? Hindi ko alam kung sinong pwedeng makatop nun. I mean, even that year, there were other wow pasarela videos that year. Pero sobrang ang wow nung kay Steffi. Parang ang hirap tapatan nun. Or sobrang nakasindak lang ang mga drone shots. Ayan. Dati ayaw mo kay Atisa, now puring-puri ka. What changed, tita? Were you hired as her PR team? No, I was not hired sa PR team niya. What changed? Atisa changed. Kasi guys, kung nandito ako para ma-personal, edi araw-araw yan na lang ang ano natin. Araw-araw yan na lang ang topic natin. We have to rise beyond that. And even nung hindi kami okay kay Atisa, nanahimik lang ako. Hindi ko dinown yung kakayanan ni Atisa. When Atisa competed at Binibining Pilipinas, and when she eventually competed at Miss International, we were there. Kumbaga, kaya kong i-separate yung sarili ko doon sa taong nagko-compete and as a pageant fan. So ngayon, puring-puri ako kay Atisa, hindi sa lahat ng bagay because she still has to work on a few things, but the visuals are stunning. Even her styling team that I wasn't so keen on before because, you know, these folks are young, nag-elevate na rin sila ngayon. So you have to give credit where credit is due. And it has nothing to do with whatever like issues we've had in the past. I'd like to think that we've patched those issues up. And I'd like to also think that may fair naman ako. Kahit na hindi ko masyadong bet or bet ko yung tao. Basta kung ano yung usapan natin sa pageantry, hanggang dun lang tayo. Diba? Nga pala si Cyril din pala. Gusto ko rin pala i-mention. Ang ganda ng photo niya sa Jewel Mer. Cute din. Cute din yung introduction video niya. Parang naramdaman ko na, may ibang facet pala si Cyril. I didn't know that she was into interior designs. I think that's nice. Hi, Will Key. Hi, Tita. Watching from Vancouver, Canada. Ganun na ganun yung pagkakasabi. Ayan. Paul Ron, what if same sila Atisa and Celeste na super ganda tapos sa Miss Universe clapper pala? Well, we have to be ready sa ganitong klase ng scenario kasi naramdaman na natin magpadala ng Diyosa na hindi nakaabot doon. Ang ginagawa natin taon-taon, guys, is sumusugal tayo. Kahit mag-corona tayo ng isang magandang Atisa ngayon, hindi pa rin siya guarantee na pagdating natin sa Miss Universe, anak tayo ng Diyos at makakapasok tayo dyan. So, wala tayong masasagot dun sa tanong na paano kung hindi, paano kung oo, wala. Blindly, you will go into this. Eman Busa, now ko lang napapansin how wig si Atisa and BBB. I think it has something to do with their Betty Davis eyes. They have large Betty Davis eyes.
Sabi ni Eman, it goes to show na flexi yung beauty, MUPH winner, crown worthy. Sabi naman ni KB, Tita, I really want Christy to represent us at Mexico. Yung tipong hindi na natin kailangan makipagbardagulan sa mga Latinos and Thais. Because need niya ng more, kaso need niya ng more grit to win. And baka game plan niya yon. Actually, nakausap po si Tita B, kailan lang. Yung game plan ni Christy McGarry, hindi na lalayo sa naging game plan ni Michelle D. Na parang sakto lang, chill lang, cool ka lang, sophisticated ka lang, confident ka lang. So, tingnan natin, baka naman mag-work. Nako, totoo yan. Yung dream mo, Tita, na magkaroon ng blonde queens, nagkatotoo. Dalawa silang major pageant. Will MU be next? Nako, sana naman. Nakakamiss din naman ng blondita sa MU na talagang pakak na scandi beauty. Kung gusto lang nalang maging diverse, ha? Pero syempre, lalaban tayo. Diba? Pero may nag-collage niyan. Kasama si Miss International na blondita rin. Hi, PJ Ventura. Kamusta ka dyan? Oh, hello, Lemuel. Tito, good evening. I'm back from my social media break. Wow. Had to do it to recover from scorching sore eyes. But now I'm 100%. Siyempre, 100%. Ito pa talaga yung inuna mo. Pahinga-pahinga din. Pero totoo yan, kapag ako rin kasi grabe rin ako sa social media, nakakabit din ako yung telepono ko, nakakabit din sa kamay ko. Pero totoo yan, kapag naramdaman ko na siya sa mata ko, tigil na talaga ako. Kasi, ewan ko, syokot ako, baka mamaya maputukan na lang ako ng ugat somewhere just because, ewan ko. Anyway, sino pa ba nandito? Rio, for me, they have to correct the shoulders of Atisa. I think it's because yung shoulders talaga niya, na napapansin na namin noon, medyo mataas kasi. So, hindi siya nare-relax, hindi siya nagsistraighten. So, hindi ko alam kung physical na yan or if it's something that can be corrected. Ayan. VVV or Christy, may tikas talaga yung dalawang yun. Okay, wait lang. Sabi ni Mega Firefly, sad ako Tita L for Cyril Payumo. Same lang sila ni Alexandra na former international winner, pero di siya nakakakuha ng much attention. Walang maganda rin kasi sa Miss Universe Philippines since it's a long pageant. May kakayanan silang mag-dominate sa ibang timeline. Kumbaga nung umpisa, syempre, lahat ng tao, Team Atisa, Team Alexi, nakikita nyo naman ngayon, nag-shift saglit, Baguio naman, tapos ngayon, bumabalik ang Chris Hanson, namamayagpag ang VVV. So, tingnan natin, baka naman in the next few weeks, mas maging solid na medyo mamayagpag naman si Alexandra o kaya naman mamayagpag naman si Cyril Payumo. I think Alexandra is on her way. So, let's see kung anong mga bago from Cyril Payumo na talagang masisement niya yung position niya. Yasha, I want to talk about Miss Pasig. Actually, I added her to, I think, my top five. Gusto ko yung message na sinabi niya dun eh. Kasi everybody like tried to be cute. She was more serious and she had like a really clear message. But it wasn't a sob story. So ang ganda lang ng dating. And of course, Miss Pasig is also eye candy, di ba? Bakit ako lang ang bongga, G? sino pa? Tita, very Catriona ang peg ni Atisa sa pag-produce ng materials and contents niya. Di sa pagiging bias, pero parang ang unstoppable ng aura niya this point, frontrunner pa rin siya till now. Oo nga, sabi ko nga sa inyo, kaya consistent siya eh. Kaya kahit yung rebranding niya na parang usually off-putting yung ganung ka-drastic, nag-work sa kanya ngayon. Even yung kanyang tanned na coloring ngayon na hindi natin naisip na babagay sa kanya kasi nasanay tayo sa alabaster skin, puti-putian, tisay-tisay. Work pala.
Kaloka siya. Anyway, oo nga, Saldi, Madam, Tita L, Blonde Beauties ang three queens this year. Miss International, Miss Earth, and Miss World. And of course, Josa rin naman yung nasa Supranational. Josa din naman si MGI ngayon. Pero, yeah, for the blonde. Okay, sabi ni Embre, Tita, I don't want to watch sa coronation. Feel ko ma-heartbroken ako kasi this batch is good. Sentimental talaga. Ako naman, ayoko manood ngayon kasi gusto ko magpahinga. Gusto ko sabay lang. O kaya sa hotel. Diyos. Ayoko na. Ayoko nang mag-ayos. Ayan. What if Roxy Byans for MUPH face check, body check? Wait lang, parang narinig ko si Krishna nun. Parang may mali-balita, gusto daw niya mag-Miss World. Parang bet din daw siya sa Miss World. Tingnan natin. Si Roxy, oo, go pa yan. Kung kaya pa ni Roxy. Alam ko, nagpapahinga lang. Naghahanap lang ng ibang mga adventures si Roxy na yun. Michael Brito, si Osmel, Tita, nasa MU na. At anong worst scenario para sa Asia, lalo na sa Africa? Anong dapat gawin ng Philippines? Wala. Walang dapat gawin ng Pilipinas. Dapat unfazed tayo dyan. Dapat hindi tayo masyadong aligaga dyan. Ang maaligaga yung ibang mga bansa, yung mga hindi pa nakapuntos. Kasi the way I see it, kung nandyan man si Osmel at i-1-2-3 man tayo o ano, okay na, nakapuntos na tayo ng mga corona natin. Kung gugustuhin pa rin nila tayo doon, again, Osmel being there, of course, he will exercise influence. But I don't think it's gonna be his shots lang. Kasi that's gonna be like too many chefs in the kitchen. Nandiyan ang flamboyant ni Halu, si Raul. Meron din naman yatang mga agenda si Raul sa life. Si Osmel, mukhang may mga agenda rin. So, di ba? Away-away na lang sila doon. Kamukha talaga ni Atisa si Janelle Lewis nung Miss World Philippines 2021 Rembrandt. Oo, medyo magkahawig talaga sila. Tita, sabi ni Eman, di pa man MUPH 2024 pero since nakikita na tayo ng comeback sa 2025, may wish list ka ba na sanang bumalik? Wala. Ay, wait, 2025? Tingnan natin. Baka seryosohin ni Alisa Malinaw, pampagulo lang sa buhay. Ha? Hi, Jolan! If Osmel, salaming salamat, still seeks a winner in the vein of Trump era, do you think Tisa and Alexi have a chance? Or sino pa from the other candidates ang may chance for you? I think Atisa and Alexi, may chance naman yung mga yan kasi kaya naman yan i-package ng Pilipinas eh. I mean, kaya naman yan irigo doon ng Pilipinas eh. But I'm hearing a lot and I'm also reading a lot of comments na if it's Osmel, blah, blah, blah. Gusto daw nilang makapwesto si North Cal, si Kayla Carter. Ang ganda-ganda ni Kayla Carter, kaya dapat double time kay Kayla Carter na talagang magtrabaho ng husto para sa pasarela niya. Jonalisa, Tita, what can you say about Leyte? Leyte is also one of my favorites this edition. Parang ang ganda ng proportions niya. Hindi naman yata siya katangkaran, I think. Hindi ako sure, ha? Pero ganda ng proportions. Mukhang may pinaglalaban. Civil engineer si Miss Leyte, if I'm not mistaken. And mukhang lumalaban siya sa competition na may comms. Anita naman, I feel na parang Anita is not very consistent this year. Hindi ko alam kung ito yung pageant para sa kanya. Hindi ko alam. Kasi of course, the team is also trying. I mean, they've been trying to also package Anita. They've been trying to also like steer her in a different direction. I don't know lang if it's working right now. Hindi pa ako makahanap ng tamang avenue sa kanya para mag-shine ng gusto si Anita. Ayan. Tita, nagme-make sense ba sa'yo ang The Miss Philippines pageant after its first edition? It's a good question. Thank you for asking me. Sa totoo lang, hindi. And I'm also hearing from the inside na parang some of the girls yata are also
feeling down kasi wala rin talagang projects na nakukuha right after Miss Philippines or yung Fiesta Carnival. Fiesta Carnival, yung Filipino festival nila. Parang hindi rin talaga ganun kaingay, hindi rin naging household name yung mga girls. So siguro ano lang talaga siya, platform lang siya para mag-corona at makapagpadala tayo dun sa mga pageants na hawak ng franchise under that umbrella. Pero hindi siya nagme-make sense sa akin kasi unang edition, nag-fail sila sa production. Sana nakabawi sila na pagmamarket dito sa mga girls na kinoronahan nila, pero parang hindi rin. Kisa, what I love about MUPH this year is that there are mothers, married women, and those in the late 20s to 30s that are really giving their all fighting for this spot. Pero saan ko ba nabasa yun na parang just because you can doesn't mean you should? I mean, pero meron talagang mga candidates talaga na parang filler lang din talaga. May nagtanong sa akin dito, what do you think of Dia Mate? I think she's very polished. Hindi ko lang alam kung anong grip niya sa pageant fans because hindi pa siya nakaka-break into isa sa mga events or challenges na parang mag-zero in talaga tayo sa kanya. Nakikita ko siya ngayon because, you know, she's sophisticated, she speaks well, very morena, she has like that vibe going on, but it's not far from Angelique Manto. So I don't know if she's more of a celebrity type of, or if she's really into this beauty pageantry thing. Hi, Trebs! No, nakaabot na work from home. Di bale, meron pa tayo 15 minutes. Ayan. Sino pa ba nandito? Oo, na, Trebs! Nakaabot ka. Tita, I think bagay si Anita Rose sa MGIPH, or is it because we see Samber? I think we just see Samber. I mean, yes, ideally bagay talaga siya sa MGIPH. Pero ayaw naman natin i-push ng i-push yung tao kung ang gusto ng tao is i-try si Miss Universe, di ba? Sa ngayon, nakikibagay siya sa aesthetics ng Miss Universe. Is it working for her? Ang ganda niya. I mean, ang plakado niya, but I don't know if it's working. Like, ang linis niyang tingnan, ang sophisticated niya tingnan, but again, I don't know if it's working. It's like, tinanggalan mo siya ng power, tinanggalan mo siya ng bertod. Parang hindi ko makita ngayon yung spunky Anita Rose na alam kong nandun. Which is also quite dangerous kasi baka tina-typecast mo yung tao. Baka she wants to achieve something higher pa ng MGI. Then, well, yeah, let her. Diba? Hello, Francis! Alano, kamusta? If now ang MU, sino ang isi-send mo from MUP, tita? Looking gorgeous. Naku, sa ngayon, gustong-gusto ko si Stacy Gabriel isend. Just because yung last few challenges, like Jewel Mer, itong introduction video, and then before pa, yung mga Hello Glow nila, parang nag-work talaga siya for me. Like, ang pakak niya. Siya kasi Atisa. Any of the two pwedeng isend for me. And Atisa also kasi plakado na yung pasarela eh. Who else? Hi, Glenn B. Good evening from SG. Buti nakaabot. Sinong pinaka-favorite mo sa overseas girls? And fearless wild cards mo na gugulo sa forecast ratings. For me, there's something about Talisay Cebu and Pasig. Si Talisay Cebu na si Josephine Pasky, na notice ko na siya. In fairness, palagi siyang nasa listahan ko. Ha? Wild card siguro si Alexandra Rosales pwede kong i-mention ngayon. Out of the overseas girls, I'm really looking into
North California because she really has the goods. Naninipisan lang ako masyado sa katawan niya. So parang mas gusto ko sana mas substantial lang. And I know that she really has to work on her pasarela talaga, but the personality is there. My other favorite also from the international like community, gusto ko si Christina Chok also. I think na meron pa akong mga gustong malaman sa kanya, may mahuhugot pa ako. So I'm really looking forward to this interview. I'm really also looking forward to meeting the other girl from the camp. She is Miss Hawaii, pero sa ngayon yung dalawa talaga yung naiisip ko. Hello, good evening, Jufel. Kamusta ka dyan? Is it just me? Or I find that Atisa has a lot of similarities with Pauline, the round pretty face, lazy eyes, strong drive. If Atisa wins, maybe a Pauline prototype will finally manifest. Feeling ko naman like physically medyo ganun lang. Pero mukha kasing mga doll-like girls kasi itong mga to eh. Kaya siguro nakikitaan mo ng parang similarities. Binli, tita, napaka-insensitive nung nakita kong introduction ng paandar ng Miss Grand Thailand candidates na naka-ambulance kunwari, tapos 50-50 yung buhay and then tatayo sa rampa. Sana wag tularan. Feeling ko hindi naman papatok yan dito. Yan lang talaga yung nangyayari sa Thailand kasi ganun talaga sila ka flamboyant sa Thailand, lalo na yung Miss Grand version ng Thailand. In fairness, yung mismong Miss Grand International na version, hindi naman ganyan. Ibang gulo naman yun. Eman, sana naman mas may depth na yung tanungan this edition sa MUPH. Oo nga! Sana naman! Sayang naman ang talino ng mga girls if hindi sila mapipiga sa Q&A. Kaya naman nila yan no, kaila Krishna noon. Medyo na high stakes naman yung tanungan eh. Yung last year lang talagang hindi ko maintindihan bakit ganun ang tanungan eh. Friedrich, will you cover Mr. Gay World? Yes, I think so. Actually, I was supposed to attend an event today, pero screening lang pala yun. Alam ko, April 8. And by the way, since it's gonna be Mr. Gay World, I have two friends who are there, who were there, who screened. I don't know if they're official candidates now, but I just wanna say a quick shout out to makeup artist extraordinaire, Lay Ponce. I absolutely love Lay Ponce. Laki ng katawan, bato-bato. Gusto daw niya labanan ng mga afam. Go for it. And of course, my other favorite, Lord Ramos, na siguro banas na sa akin dahil ang puti na ng buhok ko. Lord, kasi hindi ako makabiyahe dyan, pero love na love ko tong dalawang to at sana makapasok sila ng matiwasay at ilaban nila to. Ayan. Hi, Asher! Kailan kaya aangat si Lorraine Ojimba? Inaantay ko, Asher. Pinanood ko yung introduction video niya for QC. Okay naman, pero hindi umakyat eh. So, nag-aantay ako. Medyo half-ass ng slight yung mga outputs niya. I agree. So, sana naman itong pasarela makabawi-bawi siya. Hello! Sino yun? Hi, Nick! First time watching your live. I can't watch because of the time difference. Okay lang yung Nick. Maraming salamat. Thanks for keeping us up to date in Finky Point? Tama ba? In Philippines? Tama ba? Philippine pageantry. Ah, baka na typo lang. Especially MUP. Maraming salamat, Nick. Magtagal-tagal ka sana dito. Ayan. Hi, Kale! OMG, Kale na Miss Kumpa Cheese. Looking forward to an MUP Wisconsin delegate in the future with the Dahmer-inspired not cause. Just for shit and giggles, palagay ko hindi makakapasa. Award! Alright, Kayla of Northern California can be a wild card. I agree with you. I'm just really hoping na ma-polish niya yung pasarela. I mean, yun na lang eh. Pag na-polish niya yun, parang ang dangerous na niya. Hi, Ro Ordonez. Ro. Tama ba yan? Tita, napanood mo ba yung Q&A ng Miss Filipina International? Parang ang daming pwedeng ilaban sa MUPH doon. I'm afraid hindi ko napanood eh. Ayan.
iHeart Pinoy Channel, magkakaroon na naman ng controversy sa MU since Osmel joined the org. Involved daw siya sa pimping scandal ng mga Vene Queens. Naku, di ko alam ano na nangyayari sa Miss Universe organization. Parang instead na ika-elevate, parang lalong ikinagulo, no? Pero okay na yan. At least hindi sila nag-iingay sa social media ngayon. At least tahimik ang buhay ngayon. Pimping! Oo nga. Eh, siguro naman kasi guys, hindi kasi talaga maiwasan yung conversation on beauty pageantry and the very idea of pimping. Lalo na if it involves people in the industry na medyo matagal na dun, and then lalo na kapag meron may mga side hustle, side chika-chika na may mga ganung gawain. Oy, kamusta ka, Powder Toast Man? Anong balita sa'yo? Maraming salamat. Hi, tita. Nag-sneak lang ako. Nasa break ako sa work. Ay, kaya naman pala. Thoughts on Osmel joining MU Org? What position kaya? Siguro, maybe he will be given like a more creative position. Pansin nyo guys, wala na yung mga kasamahan ni Halu from Thailand. Hindi ko na sila masyadong nararamdaman ngayon. So talagang naglagay sila ng mga Latino dyan. Mag-expect na tayo na medyo favorable sa mga Latina this time. And di ba siya ng mismong org? Or siyang mismong org? Sa mismong org mag-join si Osmel. Hindi siya mag-END for Venezuela. Sa mismong org siya. Para siyang Jonas doon. Ayan. Is the drought coming back because of him? Well, actually, si Osmel, nung hindi na siya masyadong active talaga sa Venezuela, he lent his expertise to countries such as Argentina. May mga iba pa siyang mga parang sinusawan ng mga country. So, I don't think that he's gonna be positioned as an ND in one of these Latin countries. He's definitely going to join the organization. I hope na yung role niya is creative, but because Osmel is Osmel, I mean, gustuhin man natin si Osmel o hindi, may ano talaga siya doon, may pangil yung position niya talaga doon. Pag mga latito ang magdodominate, Marco Paolo, sa MUO, substantial pa kaya ang Q&A and advocacy? Baka hindi na masyado. Baka tinitingnan din nila si Shanice ngayon. Baka ino-observe din nila kung ano yung mga balik sa kanila. Kasi si Shanice ngayon, alam naman natin, medyo hirap sa communication, pero buhay pa naman. I mean, nakaka-survive naman. Siguro ino-obserbahan din nila kung sobrang gamble ba talagang mag-corona ng hindi kagalingan sa English. Emma, since it's the 5th edition of MUPH, sana naman pakakang production. Sana hindi na sila masyado maging theatrical. Kumbaga, huwag na silang maging overly ambitious. They stick na lang to a formula and a setup na talagang maganda, pero elevate that. Huwag na silang masyadong magdagdag ng kung ano-anong recados dyan. Basta HD kung HD ang labanan. Huwag na nilang i-push ang pa-fog machine at pa-smoke machine kasi sakit talaga ng MUPH yan. Palaging inaapoy. Ayan. From the host to the performers to the stage, sana naman ma-ace na ng Empire. Ako yung mga hope ko sa Empire ngayon. Sana tantanan na nila yung mga homegrown talents nila. I mean, I get it. I get that you want to give your talents a platform. But I'm really hoping that they pour in some more money to, yeah, host na sobrang eye candy, na hindi nakikipagsigawan or hitting sobrang lost in translation. May pangalan naman din sana. And then, of course, sana meron ding mga acts. Kaya gusto ko yung kay Bamboo noon because I thought that was a really big deal. Pero huwag na silang mag-rehash ng another version ng Dalisay, another version ng yung mga paborito nilang kanta. Although, don't get me wrong, the songs are really good and they're really catchy. But kung paulit-ulit na these are like the same folks singing and then the same type of music, level up na tayo naman. Diba? Mas marami ng pera ngayon ng umikot. Ang dami-dami ng franchise fee na likom. Come on.
Hi, JF Delarma. Maraming salamat sa iyo dyan sa Hong Kong. Hi, Tita Elma. Yung gabed in, no questions. Just saying hi. Oh, hello. Took a late flight from Iloilo back to Manila. Nako, mabuti naman at safe ka. Happy to have made it to your life. Thank you so much. Here's a little something for iced coffee. Happy Sunday. Thank you. Hi, Dan. Hi, agree, Tita. Bawasan ang mga patela sa stage, dancers on stage. I know, maganda para sa iba. But for me, medyo nakaka-distract. Alam mo, ang natuwa ako na production na merong involvement ng mga dancers. Ang astig sa akin nung naging production ng Fiesta ng Pilipinas, I remember parang they were dancing, tapos parang ang dramatic nung lights, and then grabe yung beat ng drums, kasi di ba Cebu, Mactan, like very warrior-like, very battle-like. So yung mga dancers, of course, they were in sync, ang ganda ng movements nila, pero ang ganda rin lalo nung naging costume nila, kasi right then and there, nag-transform sila into a pintados costume. So okay lang naman, magkaroon ng mga backup dancers, pero wag lang yung sa kanila yung focus, kasi yun ang nagiging problema natin sa Miss Universe Philippines noon eh. Yes, Jiambo, napanood ko to kay Kathleen Payton. She was answering questions on why hindi pa siya nag-join ng MUPH because of pressure she felt in the pageantry world. And baka kasi naintindihan lalo ni Kathleen yung expectations sa kanya dito. So, nakalusot siya sa Miss Eco International, title holder siya doon, but it's a different ballgame altogether, lalo na kapag local pageantry ang galawan natin, tapos high stakes na kung hindi ka magbibinibining Pilipinas, pag Miss Universe Philippines ka, in this conversation, talagang pinupush ng mga tao si Kathleen for Miss Universe Philippines, and by the looks of it, mukhang di talaga siya ready, kasi alam ko she moved to Bali to pursue modeling gigs. Maraming mga Australian brands daw din doon. Maraming mga local brands doon. So she really has to move like dito sa area, sa region na yan, Australia, Indonesia. So baka hindi pa siya ready. Baka marami pang offers out there. Mas marami pa siyang gustong i-pursue. And of course, since pageantry now is more inclusive, lalo na sa pagdating sa age, hindi na natin kailangan masyado maghabol. Baka mas gusto lang ni Kathleen i-pursue yung iba bago siya bumalik dito, kung babalik siya. Good evening, Caper Cortesi. Your thoughts if magkaka-island grouping sa format ng choosing semi-finalist sa MUPH? I mean, it's a new scheme, but again, I think it's going to be super magulo. Kung hindi sila maguguluhan doon, baka tayo mismo na pageant fans maguluhan, kasi island grouping, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga bagay, pwede naman. Pwede nilang i-pursue yan. Pero kung gusto talaga nila ng fair kung fair at mas maraming mga astig sa Luzon, sorry na lang ang Visayas at Mindanao. Feeling ko mas bloodbath yung ganun eh. Okay, so medyo magra-wrap up na ako. Paano yung international community? Yes, Friedrich Diamond, sana mahabang runway. NLC, hi JF Delarma. Ito na ba talagang ating mga Sunday panata? Nakahabol today. Nako, si NLC pala, ka-chika rin si JF Delarma. At Asher, bakit chika mo rin si JF Delarma? Diba nga, medyo ang payat talaga ni Kayla Carter eh. So kailangan medyo mag-level up tayo. Kasi guys, hindi naman sa pambabody shame, ha? Di ba? Syempre, lahat yun yung mga medyo tuwama, yun lang issue natin. Pag masyado kang payat kasi as a candidate, parang ang dali mong hipan, parang ang dali mong mag-collapse under like harsh lights. So, kailangan medyo substantial yung katawan mo. Ang mahirap din kasi guys sa sobrang payat, lumalaki ang ulo, hindi nagiging proportional. So, kung medyo lumalaki na nga yung ulo mo, tapos lumalaki pa yung buhok mo kasi na-style ng gusto,
hindi nagiging proportional. Kaya ako nasasabi na parang siguro she really has to either tone her body. I don't know how feasible that's gonna be kasi kita nyo naman guys, ilang linggo na lang din naman. Kahit sabihin mo sa summer pa yan, hindi mo naman alam kung medyo mataturn around nila yung mga katawan nila, di ba? Hi, Nino Nunez. Kamusta ka dyan? Watching from Oman. Yes, Asher. Siguro mag-bulk up lang ng slight and then magpa-tone lang ng katawan. Ayan. Hi, Maylord. Nakahabol. Binley, gusto mo ba ng maraming hagdan at mahabang runway sa stage design? Siguro konting hagdan, maraming runway, if this makes sense to you. Naku, sa mga nakahabol dyan, ano ba yan? Ako yung magra-wrap up na. Tita, okay lang ba yung stage na may stairs? Parang 1994 sa evening gown. Kung gusto natin ng maraming aksidente, oo naman. Pero okay lang sa akin ang may pahagdan. Sana may pa-bridge. Gusto ko yung may pa-bridge noon. Okay lang may pahagdan, pero sana maglaan tayo ng pera para sa parampa. Yun yung gustong-gusto natin, mga ini-edit-edit, di ba? Yung mga yung may parampa sana. Hi, Layton! Saan ka this Holy Week? Gusto ko sa bahay lang muna ako this Holy Week. May sakit si Bowie. So, yung ibang mga kittens ko, kailangan din nilang matutong kumain ng solids. Masyado silang maliliit compared to the other kittens sa baba. So, gusto ko dito lang sa bahay. Pero, ewan ko, baka tupakin kami ni Papa Ron. Baka magkalabitan kami na mag-try magbakasyon. Tingnan natin. Oh, yes! By the way, hindi ko pala na-mention bago ako mag-wrap up, Yasha. Kahit runway like sa Bench Fashion Week, tita, for MUPH. Oy, mention ko rin pala kasi gandang-ganda ako sa katawan ni MMD nang nag-Bench Fashion Week. She was in a pink bikini. Ganda ng rampa, ang playful. Sana nakita natin yun sa El Salvador. And then, ang ganda-ganda rin, of course, ni Celeste Cortesi. I mean, that face, yung styling niya doon, it's really meant for the billboards. And of course, walang kupas si Ariella Arida. OMG, ang ganda-ganda rin niya doon. So, gusto ko lang i-mention. Bakit may naglalandian sa chat? Hayaan mo na, Hidan. Kasi, alam mo naman, very supportive tayo dito sa love life ng ating mga friends. Hi, Dorothy! No liquid or stick? Any no liquid or stick foundation? Wala akong bago ngayon, but, bago ko gumo because nandito na rin lang naman ako. Diyos ko, akala ko naman 100 ml siya, guys. Wait lang. Dun sa nagtatanong sa antiperspirant sa face. So, bumili ako nito. In fairness, sabi ko nga sa inyo, glowy lang, pero hindi hulas. Hindi ka talaga papawisan dito. Tapos, naiinis ako kasi 10 milligrams lang to, tapos 300 plus. So, parang namamahalan ako. So, sabi ko, sige, pikit mata ko nang bibilhin na nga yung regular size. Akala ko naman, sa 1,000 mahigit, yung regular size ko ay 100 grams. Yung pala, 50 lang pala. This is 1,200. Pero, push natin to dahil sa mga nagmomotor na katulad ko at sa mga hulasan na katulad ko, sobrang perfect nito kasi it really keeps the facial sweat at bay. Ayan. Well, guys, paki-like naman. Pag may mga cat house needs kayo, please let me know. Bowie's woodwork is up right now. So, yes. Message us kung gusto nyo mag-order. We'll make it for you. Ayan. So, nako, Christopher Alves, oo nga, malilate na tayo. Tita, please be reminded na bigyan ng premium si Bowie. Nagkakasakit na sa business nyo. Oh my God, champion! Share ko lang. So, si Bowie, nahirapan siya mag-wiwi. Kawawa naman siya. Dinala ko siya sa vet kasi akala ko may UTI siya. Ay, yung brand, this one is called Neat 3D Face Saver Gel. Neat as in, you're so neat and clean. 3B, as in 3B, basketball, beauty pageant, boxing. Ayan.
Bakit ayaw mong mag-car? Para lang safe naman. May travel anxiety kasi ako. Tapos hindi ko na siya na-overcome. Hindi ko kayang mag-car kasi nasa stress ako sa car, lalo na pag nakikita kong ma-traffic. Feeling ko gusto ko mag-pupu, feeling ko gusto ko na mag-wiwi, feeling ko gusto ko na mag-collapse. Tapos ang bilis na ng heartbeat ko, hindi ko na rin kaya mag-bus kasi feeling ko hindi ako makakalabas ng bus. Tapos sasabog yung bus, tapos magkakaroon ng malaking fire sa EDSA. Tapos hindi ako makaka-escape, so hindi na rin ako nagbabus ngayon. Unless may CR yung bus. Unless may CR yung plane, yung mga tipong ganyan. Pero ayoko na ng mga enclosed vehicles kasi nininervyos na ako. That's why I take the motorcycle kasi feeling ko kung magkagipitan, pwede akong mag-fly or mag-tumbling na lang sa Commonwealth. Ayan. So, yun. Guys, nakuha nyo ba yung mga kumuha ng brand? Okay lang ba sa inyo yan? Ayan. Nakuha mo na yung brand. Ayan. So, Tita, saan ang galing ang anxiety mo? Walking wounded. Sige na nga. Push ko na nga. Tapos saan ang galing yung anxiety mo? Ever since naman kasi, even as a kid, parang may problema talaga ako sa incontinence. Hirap ako talaga sa mga long distance na biyahe kasi nawiwiwi talaga ako palagi. Although na-accommodate naman ako, parang nung tumanda ako, right after lalo ng pandemic, mas naging grabe yung pagwiwi ko na hindi ko na makontrol, na nangingibabaw sa akin yung hiya and the very idea na ayokong makahassle ng mga tao na titigil pa o kaya maghahanap ng magpa-park para makauihi ako ng patak-patak, yung mga ganun. So, I think for me, it's more anxiety na ayokong makasagasa ng tao and I don't want talking to people na parang, hey, can you bring me to a toilet? Can you bring me to a gas station? Kasi kapag nakamotor ako, mas kontrolado ko. It's easier for me to talk to kuya and say, kuya, pakigilid ako or ganyan. Kailangan ko ng air. Ayan. Paano ako nakatravel sa Baguio Champion Tiger? Definitely, kailangan ko na ilang linggo para i-psych yung sarili ko. Pangalawa, naghanap ako. So before that, before like going to Baguio, like more recently, my last Baguio was in 1987 because I did not think that there was a car or like any transportation going to Baguio na may toilet until I found out na meron palang bus line. So since last year, we've been going back to Baguio and this is because may assurance ako na yung bus na sasakyan ko may CR. Yes, Jimmy, yung blood sugar daw, diabetes, okay, so nagpa-check naman ako. I'm fine with that. I mean, I know like I drink a lot of this and that. I'm fine naman with the sugar. But this has been an issue ever since I was a kid. Nadala-dala ko siya hanggang ngayon. Like I remember traveling to Tokyo as a kid. And then yung people would ask me anong memories mo of Tokyo. And of course, sabihin ko yung Disneyland and things like that. But I definitely got even more well acquainted with the toilet and the toilet system in Tokyo kasi naubos yung oras ko kaka-CR. So feeling ko pag nagbabakasyon ako ganun din. So wag na lang. Wag na lang. Ayun. Bakit pa single si Jessica Soho? Baka may sarili siyang choice. Ayan. Sabi ni Bubbles, you can either consult a specialist to overcome your anxiety or check with a urologist as it could be a medical concern. Oo nga, possible nga yun. Pero guys, hindi lang to wiwi ah. Parang marami akong phantom na mga sakit na nararamdaman. Like, nagtitrigger yung vertigo ko bigla. Tapos parang feeling ko, masakit yung puson ko, masakit yung chan ko. So, hindi lang yung wiwi yung issue ko. Ayan. Okay. Ay, thank you. Thank you so much, Vincent. Diba, ang dami ko nang na-share. Nag-ano na tayo. Who would you rather work for? Miranda Priestly or Osmel or Prince Charles? Ooh, ako siguro Miranda Priestly. Kasi alam ko na at least kahit pa. Okay, so ginagawa ni Miranda Priestly, kailangan memorize mo sila. Parang feeling ko kayang-kaya namin ni Tita B yun.
kaya namin i-memorize yung mga pangalan ng girls para sa pageant. Miranda Priestly, kasi feeling ko kahit na sinabon niya ako ng husto, may balik pa rin sa akin. Posible pa rin ako mag-Valentino. Ayan. Okay, so thank you so much. Tita, interviewin mo din ba si Jonas Gapod for Better MUPH? Venson, that's probably not gonna happen. I'm a super small time compared to compared to the others. Alright, Walking Wounded, I think we're the same. Most of my anxiety, my issues are anxiety-induced. And this is weird, guys, because if you ask me, I hardly ever get stressed. I don't really have a lot of, like, human connection. So I don't burden myself really with problems, with issues. Hindi ako madamdamin, guys. Napakasimple ng buhay ko. I don't get involved with neighbors. I don't get involved with relatives also. I don't get involved with family. I don't get involved with a lot of people. So I hardly ever get stressed. Even with money, I don't get stressed with money also because I don't make utang a lot. I don't buy a lot. Like, sobrang normal. Sobrang maliit lang yung buhay ko para ma-stress ako. So, yung biyahe-biyahe ko, these are like the only reason kung bakit ako posibleng ma-stress sa buhay. Yung mga problema sa buhay, yeah, maybe I'll talk about it. Away, I'll talk about it. Pero like, kahit na away na personal, and then maybe like forget about it. Hindi talaga ako masyadong mamaikli yung attention span ko pagdating sa mga issue sa life na ikaka-stress, pero pagdating sa biyahe kailangan yung traveling for me, kailangan pinag-aaralan ko yung mapa paulit-ulit sa ilang araw para ma-overcome ko siya. Parang kahit na nasa ibang bansa siya, kailangan alamin ko sa utak ko yung mga streets or yun. Anyway, Kev Morales, padalhan mo ako ng viscos. Diaper, hindi rin eh. Well, siguro, alam mo, umabot na ako sa punto na parang gusto ko ng diaper. Eh, kaso lang, syempre, aesthetics pa rin ang gusto ko. Talaga ba? May mga, ang dami mong arte ante. Hindi naman sa maraming arte. Beep, beep, beep. It's just that, dala na rin yan ng edad, I think. Di ba? May basher tayo. Pero feeling ko dala na rin ng edad. Yun. Anyway, ang dami na natin. Umalis na kayo dito. Bakit may mga basher? Bakit may basher? Kasi, sino ba pinag-usapan natin ngayon? Si Papa Ron gusto nang bumili ng kotse. Sabi ko, bala ako dyan sa kotse mo. Buisit ka. Okay lang ako sumakay dyan. Lagyan mo ng arinola yan. Pero diba, edad na talaga yan. Feeling ko nga, edad na rin talaga to. Kaya guys, alam nyo, ang daming mga events na hindi ko na pinupuntahan talaga ngayon. Ang daming mga provincial events or ang dami rin mga within Metro Manila na nahihirapan na ako. Honest naman ako, pag hindi ko na kaya, hindi na rin ako nag-go. Naku, sobrang haba na pala nitong live natin. Ano na ba nangyari? Give nyo ako ng artista van. Yun na lang yata yung sagot. Siyempre, gusto ko sanang mag-ano, this summer, sabi ko sa kabi ko kay Ron, ano ba naman to? Hindi mo lang tayo nakakita ng dagat. Not na swimming-swimming kami, siyempre, ang taba ko, di ba? Ayoko naman sana. Noon, nung kabataan ko, gusto ko nagpupunta ng beach kasi ang sexy ko noon. Palagi ako nakabikini noon eh. Ngayon, ang juvis-juvis ko na. So, huwag ka na, huwag na. Paano yan, tita? Pag bumili ka ng Japan, di na siguro ako babalik dun. Ano na lang, darating naman na yung nanay ko dito. Artista van na lang talaga. Anyway, yun. Para alam niyo naman yung mga pinagdadaanan ko sa life. O, di ba? Kasi otherwise, siguro I would have, kung medyo mas mobile ako, mas madali ko sanang, bakit ba hindi ako makipagsapalaran sa Miss International? Alam ko yan yung mga binabato nyo sa akin, na parang, if you're like really legit, why aren't you covering these events? Guys, of course I wanna cover these events, but no, I don't wanna go to these places para mag-cover ng events. Like, kung papupuntahin nyo ako sa ibang bansa, I would rather relax, I would rather sightsee, I would rather experience than work.
So, at hindi ko rin kayang mag-travel, kaya hindi rin ako atribida. Alam nyo guys, may mga nahawakan din naman ako ng mga girls. I-extend ko na rin to. May mga nahawakan din naman ako. I mean, Michelle Arceo was sent to Bolivia. Kung bida-bida lang talaga ako, kung makapal lang ang mukha ko, ba't ba hindi ko sinabi sa management team na ProMedia, ba't hindi na lang akong dalhin nyo sa Bolivia para merong chaperone si Michelle. Pero hindi ko ginagawa yan kasi hindi nga kaya ng katawan ko. So, di ba? So, honest lang ako. Hi, good evening. Your thoughts? Pansin niyo ba madalas ang pag-highlight ni kina Queen P at Kat sa MU? Actually, napapansin ko. Wala akong... Okay, so may Facebook ako. Hindi ko naman na-access kasi hindi ko na alam yung password niya. So, ino-open ko na lang siya every once in a while, lalo na for research. Napapansin ko, napapadalas din si Kat and Pia talaga doon. Bakit? Wala, siguro nanunuyo, di ba? Tita, di ko gets yung nagmamaasim na tinatawag kang GCash, tita. Kasalanan talaga yun ng isang designer. Eh, hello, ang daming influencer na nagpapalive at talagang maraming nagbibigay ng followers. Hindi na nga ako ano eh. Dati hiyang-hiya talaga ako magbasa niyan. Kaso lang, nag-usap kami ni Ron. Parang, kaya kami nagtatag team ni Ron. Kasi, ngayon kaya ko na. Before, at least kailangan dalawa kami para nababasa ko lahat ng tao. Kasi na-realize namin, noong una ayoko munang basahin yung mga nagbabato dito. Kasi nahihiya ako. Nakikita ko yung numbers eh. Nakikita ko yung value ng mga binabato nila eh. Una nahihiya ako. Kasi nga, kinakabitan ako ng GCash tita. But over the years, parang minimension ko na lang sila to the best of my ability. Kasi una-una umeffort sila. And then pangalawa, lunukin ko na lang yung hiya ko talaga, diba? Ayun. So, na-appreciate ko itong mga taong to. Kasi sa totoo lang guys, kayo na nanunood sa akin, nagtatranslate yan into money. Kayo na nagbabato sa akin dito, nagtatranslate yan. Kaya, nagsishare din ako ng a bit of my life kasi alam nyo na yung patronage nyo sa akin, may balik din yan. At kung hindi man sa inyo, definitely may balik sa akin. Kasi, tawag dito, kita nyo naman, like, nakapagpagawa ako ng CR, nakapagpagawa ako ng mga para sa mga pusa ko. So, yun. May balik yan. Yes, Parade of Beauties, kahit summer yan, pupush natin yan. Nako, paano kung bilhan ka na naman ng followers mo ng ticket to Mexico? May nag-offer naman before na mag-sponsor sa akin, even sa El Salvador. Pero hindi ko tinake kasi, again, hindi ko kaya at hindi talaga ako atribida. Okay, thank you so much guys. Sobrang haba na to, ano ba? Maraming salamat. Goodbye. Thank you. Paano ba to stop? Ay, to stop.